So yun guys, pauwi na po tayo, medyo hapon na. So medyo na dumidilim na po at baka po ay abutin tayo ng ulan dyan. Medyo kumukulog na po kasi sa ibang bahagi ng lugar. So yan guys, naglalakad na tayo, pauwi. At guys, nare-recommend ako pala to sa inyong lugar na to at napakaganda po dito mag-relax. Nakita nyo naman po ay nagtataasan yung mga punong kahoy at saka naglalakihan yung mga nara at saka mga mahabong na mga puno na yan. Medyo ano nga lang po siya, medyo malayo-layo lang yung lalakarin, pero para po magiging enjoy po talaga kayo, talagang mas maganda naman po ang dinadaanan nyo dahil sa buong paligid po niyan ay puros halaman, mga iba't ibang uri ng mga halaman yung makikita nyo dyan. Perfect po yan kapag kayo po ay gusto nyo mag-relax. Ayan o. Meron nga po dyan na pumupunta lang at kumakain. Tapos pala tapos sa kumain ay uwi na. Siguro para din na maiba yung ambience, yung kanilang lugar pag kumakain sila. Yan, nalaki na ng mga puno dyan, mga lodi. So, maganda rin po yan, perfect bonding din po yan sa mga pamilya. At makapaglaro yun yung mga kids, mga kiddos nyo. Yan, ayan o, kita nyo mga lodi. Marami po mga halaman dyan, hindi na nga lang natin alam kung ano yung mga tawag dyan. At hindi ko na rin inisa-isa kung ano yung mga pangalan ng mga halaman na yan. Yan. Pero may mga nakalagay dyan, bawat grupo, bawat grupo ng halaman, may mga nakalagay na sulat kung ano yung mga pangalan nila. Sa mga narito guys, kasi nga po ay huni lang ng ibon. Ayun yung maririnig. So yan, at habang ako yung naglalakad, ayun, may nadaanan pa akong nagla-live din. Shoutout sa'yo, Ate Ma'am Panyas. Yan. Si Rose, si Ma'am Rose Panyas. Shoutout po sa lahat ng Team Aswang. Ay, kanyang grupo ay Team Aswang. Ayan po ay taga-Kapis din daw po ang kanyang asawa. Taga-Ulutayan. Lakad-lakad lang po konti kasi nga po ay napakaganda ng lugar. Malamig kahit na napakainit siya. Yung labas lang kapag doon ka magkasamihagdan, yun lang po ang pinakamainit na lugar. Pero dito sa baba, napakalamig na po yan. At siguro kung mga uwi ka ng mga bandang alas 5, naku, maramdam mo na yung lamig. Mga area. Kaya kung kayo po ay may grupo at kung kayo po ay gusto nyo pong mag libot-libot dyan, yan, pumunta na po kayo dito sa Eco Lamisa Dam Park. Yan. Sarap po palipas ng oras. Ayan, ayan, dito na tayo sa labas, mga lodi. Yan, hindi na tayo nakakuha ng maraming video dyan kasi nga po ay pa-uwi na rin tayo. At babalikan po natin yung lugar na ito. Para po talaga makapag-vlog tayo ng maayos. Shoutout kay NatNat TV. Yan. Dito na yung aking kumpare at kakararating lang. Yan, ito po yung labas ng kaninang parkingan. Yan na po yung gate. Gate na rin. At malapit lang. Pag-iwan nyo lang ng inyong sasakyan. At lakad lang kayo konti ay gate na po yan. Yan o. Yan, marami pa nga dumadating mga lodi. Kasi mas maganda talaga pag mga manang alas 4 o alas 3 kayo ng hapon. Umuwi. Yan, pauwi na po tayo mga lodi. Yan, na nakasign na po tayo sa ating service dyan, press again. At may nakapila naman po sa labas. At masasakay lang kayo dyan. At ang bayad niya po pula dyan ay 50 pesos lang. Kita niya naman po ang gilid mga kalsada ay hulay lontian. Hindi gaya ng inyong mga dashboard na namumula. Take note po, ang kanilang humps ay napakataas kaya po ay hindi kayo pwedeng mapabilis ng takbo kapag kayo ay dadaan ng humps. Dahan-dahan lang po talaga ang inyong takbo yan. Ang dami niya may kalayuan, hindi alam po siya kunti. Kasi nga po ay siguro mga isa o 2 kilometer po ang kanyang layo. Yan, no. Pakit na po tayo dyan sa may tulay.
Sana tadahanan po natin yung tulay na bakal. Ayan lang po, maraming maraming salamat po sa lahat. At muli po, ay papasalamat ako sa lahat ng aking mga followers. At ingat po kayo lagi. Stay safe and God bless. Bye-bye.